sinasama-sama niya ako doon. Ay, nakasumura si kuya. Alam niya, ay, laway mo, tumalsik-talsik sa akin. Ay, kulay. Pwede pa rin naman palang maglabas-pasok sa De La Costa. Tsaka may tricycle pa rin. Pa naman talaga totally naka-lockdown yung De La Costa. So, magandang-magandang hapon sa inyo mga Dengalista. Ngayong araw, pupunta ako sa Pasig para bumili ng mic adapter ng ating GoPro Hero 7. So, dahil wala na tayong, dahil nasira yung computer ko ngayon, dito muna ako mag-edit sa cellphone. Alright, ride safe mga Dengalista. Hello, mic test, 1, 2, 3, check mic, 1, 2, 3, check mic, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hello, mic test, hello, mic. Hello, mic test, 1, 2, 3, 1, 2, 3, mic test, 1, 2, 3. Check mic, 1, 2, 3, check mic, 1, 2, 3, 1, 2, 3, check mic, hello, mic test. So, nandito tayo mga Dengalista sa TOSC, bilian ng mga GoPro accessories tsaka mga cameras. Yan, magdidikit tayo ng sticker ni Kuya Odeng. So, napakadami na pala mga vloggers na nagpunta rito. Siyempre, si Reed, number one. Yan. Tsaka ibang tropa, ang dami pala rito talaga, oh. Nakakatawa. So yeah, ididikit natin ng sticker ni Kuya Odeng. Siya nga pala mga Dengalista, bumili tayo ng ano, ng GoPro mic adapter dito sa Pasig branch ng TOSC. Yan, Tradings, TOSC Tradings. Ito mga Dengalista, ididikit na natin ng sticker ni Kuya Odeng. Yan. Ayaw matanggal. Yan. So syempre, magdidikit tayo sa dito sa baba, sa pinto. Ayan. Let's see. Yan, meron ng sticker si Kuya Odeng na nakadikit. Okay. Tara, uwi na tayo. Nakadengalista. At salamat doon sa tropang nag-assist sa atin dito. Na ayun. Ay mabukas. Alright. Yun, oh, pasalubong ito sa anak ni Mark Coco Crunch. Pumunta ako doon kanina eh, may bantay, hindi tayo nakapasok. Ay, thank you Lord, meron na akong GoPro mic adapter.
Ang sarap sa pakiramdam, pamparampampam. Alright, mga Benglista, let's go! Well, thank you! Yon mga yon mga kadengalista, nakabili na tayo ng GoPro mic adapter. At thank you dun sa ating sponsors na nagbigay at nagpadala ng pera pambili ng GoPro mic adapter. Yan, so maraming salamat po sa iyo. At hindi ko alam kung ano ang output nitong mic na gamit ko, kasi nagtesting kami dalawang mic. Itong generic mic na nabili ko sa Lazada na tag 99 pesos kasama na delivery, and yung wireless lavier mic ko. Kaya pauwi na ako mga kuya at mga ate, at thank you sa TOSC na nabilang ko ng mic adapter na sobrang mura. Kasi nagpunta ako sa mall, ang price niya is 5,000 to 6,000 pesos yung mic adapter. At dito sa TOSC Tradings, 3,090 pesos lang. At may 3 months warranty. Yo mga kadengalista, ang sarap sa pakiramdam. Kasi mga nakarama kadengalista, ang ginagawa ko kasi nire-record ko yung voice doon sa cellphone, tapos tsaka ako isi-sync sa editing. Kaya lang ngayon naman kasi mga kadengalista, Wala akong computer, so mag-e-edit lang ako sa cellphone. So ita-transfer ko lang tong files na to sa cellphone, tapos doon ko i-edit. Pero it takes time. Napakatagal mag-edit sa cellphone mga kadengalista, kung alam nyo lang. Ang sakit sa kamay. Yun, Pasig. Yeah. Motovlogger na tayo kadengalista. Natupad na yung pangarap ko. Di naman, natupad lang yung mga bagay na isa sa mga gusto kong gawin. Ito nga, mag-motovlog. And thank you na rin doon sa Bebe Loves ko na sobrang supportive sa akin sa mga bagay na ginagawa ko. And of course, thank you din sa family, sa kapatid ko, yan, sa nanay ko, na mga supportive yan sa akin sa mga ginagawa ko. Yan, shout out pala dun sa napakaganda kong nanay, si Nanay Seni. Yan. At mega love shout out din dun sa mga kapatid ko. Yan, kay Kuya Ruel, yung binso naming kapatid na napakabait. And mega love shout out din diyan sa ate ko. Yan, lagi nanonood diyan sa mga vlogs na ginagawa ko, mga kadengalista. Grabe naman tong kotse, ayaw naman yung bumuka sa kabila. Grabe ka naman, iipitin mo pa ako. Pambihira ka naman, oh. Nakita mo nang nasa kanan ako, eh. Sisusuyuri mo pa ako. Bihira itong kotse na to. Huwag ganun, Brad. Bad. Hindi ko nakabisado itong kalsada ng C5 kung saan yung lubak. Kasi nakikita ko sa mga balita, ang daming nadidisgrasya dito sa C5 road. Kaya hindi ako ayun, nasa gilid ko. May kaya sa balita kasi nakikita ko maraming nadidisgrasya dito sa C5 road kasi yung mga unexpected na lubak. Kasi nga dulot ng ulan, tapos yung mga espalto yun, eh. Usok. Anak ng kumukwang. Sana maganda yung mic na gamit ko ngayon, kung malinaw. Natutuwa ako pa mga kadengalista, alam mo, matagal ko nang gustong gawin to, eh, yung mag-motovlog. Kaya lang kasi busy ako sa trabaho. Tsaka syempre priority ang trabaho kaysa yung pagba-vlog. Pero ngayon naman binigyan ako ni Lord ng pagkakataon na eto nga makapag-vlog. Tapos ayan, sinasama-sama niya ako doon, nakatumura si kuya. Alam niya, ay naway mo, tumansik-tansik sa akin. Ay, gulay.
Ortigas. So puntang Kainta kila RJ. Papasyal tayo doon kila Tropa RJ pag maluwag na GCQ. Ano ko, Ortigas at mga kadengaliste. Matraffic pabalik, tsaka matraffic din kanina. Ayan, San Juan, Balara. Grabe, malubak na masyado tong kalsada na to. Ay ay ay, pag-ibig nakakabalik parang sine. Bawat eksena ay tunay mong pananabikan. Yeah, Call of Duty. Ah, sarap talaga magmotor. Madungis ka na, mabantot ka pa, negro ka na. Ay, 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 ang kalsada, lubak-lubak. Yeah. Welcome, September. Oy, September 3, mega love shoutout and happy birthday nga pala sa kaibigan natin. Hey, D. Dionisio, happy, happy, happy birthday sa'yo. Happy, happy birthday sa'yo. Natakot ako i-banking tong motor ko kasi hindi naman ito pang bankingan. Alam niyo ba dati mga kadengalista, mahilig ako mag-rides. Nakakasama ko sila tropang Rudy, si Dairo. Yan ang I'm Hotel. Kamusta na kayo dyan mga tropa? So, mega love shoutout muna tayo. Yan kay Boss Rudy. Isa sa mga nag-sponsor dun sa pinatayo nating bahay ni Ate Alona. And mega love shoutout dun sa mga tropa natin na laging nanonood, nag-shares at nagla-likes and comments. Parang wala naman ata nagko-comment. Okay lang mga Dengalista. Sa ngayon kasi, okay lang ako na basta may likes lang ng mga videos ko. Hindi nyo naman kailangan i-shares. I-shares nyo kung natuwa kayo at kung may napulot kayong aral. Pero kung wala naman, okay lang. Yan, oh. Sarap patawin na itong TMX 125. Tama naman, mabilis din naman itong TMX. Okay na ako doon sa ayan, 60, 70, 80. Dati kasi naka Sigma 250 ako mga kadengalista. Pinakaligot ko yung makina. Grabe, tumatakbo ng 150, 160. Sabi nga nila, Rusi, pangit. Rusi, sirain. Siyempre, may mga magtatanggol dyan. Yung mga gumagamit ng Rusi. Honestly mga kadengalista, sa sarili kong opinion, hindi naman tatalisirain eh. Normally lang na nasisira, napapalit, pag kailangan mong palitan yung ibang pyesa, normal lang yun sa motor. Pero sinasabi lang sirain. Siguro para sa akin yung ginamit kong Rusi Sigma 250. Dalaway ginamit ko mga kadengalista, isang Rusi 250 na Sigma, tsaka isang SSX 200. Yung ano ko naman, review ko dun sa Sigma 250. Maganda mga kadengalista, lalo na pagka napabalance niyo yung crankshaft. Ay, grabe, ang sarap sa pakiramdam. Pamparampam, pamparamparampam. Kaya lang kasi sa akin, sumabla yung gawa. Although, okay lang yun. At least, matagal na panahon na yun. Kaya siyempre, kalimutan na natin. At kailangan, magpatawad tayo. At marunong tayo magpatawad, di ba mga kadengalista? So, yun, at yung SSX 200 naman, yun talaga malakas ang vibrate mga kadengalista. Masakit sa ano, masakit sa katawan, sa kamay, manhid, pati betlog eh. Ay, antayin nyo, magbabiyahe kami ni Kuya Mark, Kuya Mark Vlogs. Malapit na. At surprise, kung saan kami pupunta, hindi ko sasabihin. Surprise. At alam ko naman, welcome kami doon sa tropa na pupuntahan namin. At mag-stay lang kami doon ng isang araw, tapos balik na kami ng Manila. Kaya lang, papayos ko muna yung upuan na itong aking tricycle. Kasi yan, sakit sa foot. Alam niyo ba mga kadengalista, pag bumiyahe ako ng mga 80 kilometers to 100 kilometers na balikan, ang sakit ng foot ko. Tapos nilalagnat ako. And then mga 2 days lang naman ako lalagnat. Tapos wala na, yun lang.
Eh kaya ngayon, sinasanay ko na yung pet ko. Para ano, para pag bumiyahe kami ng malayo ni Kuya Mark, eh sanay na, di ba? Kasi yung babiyahin namin ni Kuya Mark, malayo talaga. Yun. Tansya ka mga ano yun. Wala pa namang 1,000 kilometers balikan. So, mga 500 lang balikan. Oh, 500 to 600 kilometers balikan yung pupuntahan namin ni Kuya Mark. Oh, di ba? Lapit lang. Kayang-kaya namin ni Kuya Mark yun. Tapos nag-rides nga ako ng endurance dati. Oh! Endurance! Oh. Dengalista, alam nyo ba dito yung mga nagbarilan noon? Eh, no? Kaya mga kadengalista, yung pag-uwi ko, doon, sakto yung pagdaan ko dyan sa McDonald's, may mga sakya ko noon, mga ano, engine, yung mga sinusundo ko sa Makati. Sakto, pagkakalagpas lang namin dyan eh, nagbabarilan na pala yun. At thanks God at safe kami, hindi kami tinamaan na ligaw na bala. Mahirap yun mga kadengalista, walang aamin doon pag tinamaan kami ng ligaw na bala, diba? So, ano yun, pag tinamaan ng bala isa sa mga sakay ko eh, under investigation, tapos sorry, yun lang, wala na ang iba. Hindi ko alam kung maganda yung noise reduction na itong generic mic. Sana, maganda.